pwede teksta natin. Sino po nakakaalam ng kantang To Dream the Impossible Dream? Pamilya niya. Ang sabi kasi doon sa awitin na yun ay ganito. To dream the impossible dream. Sabihin, pangarapin mo yung hindi posible. Alam mo kasi, kahit ko nangangarap, lahat ng papangarapin mo ay imposible. Sabi nga eh, libre naman ang mangarap. Wala nang bayad ng mangarap. Kaya, we are free to dream the impossible dream. Ang sabi po sa kanta, to fight the unbeatable foe. Sabihin nga, it is impossible na manalo ka dahil unbeatable yung kakalabanin mo. And to bear with unbearable sorrow. Yung bang papasanin mo ang isang bagay o isang kalungkutan na talagang unbearable, na talagang hindi mo madadala. And to run where the brave dare not go. Sabihin, pupuntahan mo yung isang lugar na kung saan ay yung mga matatapang na tao ay ayaw puntahan. Okay. And then, sabi pa, and to right the unrightable wrong. Itatama mo yung mali. Yun na hindi mo na hindi mo po pwede tama. Ano kaya yun? Okay. And to love pure and chaste, ikaw ay magmamahal ng dalisay at wagas from afar. And to try when your arms are too weary and to reach for the unreachable summit. This is my wish. Impossible talaga. Kaya nga, that's impossible. Dream. And also, it is hard to imagine anyone, here, dito sa ating lugar, na ngayon mo lang madidinig ito, with God, all things are possible. It's hard to imagine na ngayon mo lang madidinig ito. Nadinig na niyo ito, di ba? Pamilya tayo rito sa all things, with God, all things are possible. Lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. Meron mga naisip na isang bagay na hindi, na imposible mangyari, na nangyari. Meron ba kayong bagay na imposible mangyari, pero nangyari? Isang example, noong 1940, walang naniniwala na ang tao ay makakapunta sa buwan. Pero noong 1969, sabi, man walks on the moon. Man walks on the moon. Noong ikaw ay nag-aaral sa elementary, meron kang kaklase doon na sa tingin mo ay napaka-bopol. Klami ng bopol. Bopol. Alam mo niya bopol? Yes. B-O-B-O. Nasa bopol. Pagkatapos nung after several years, meron ka graduate ng college. Cum laude. And cum laude pa, in applying colors pa. That's impossible, sasabihin mo. Imposible mangyari yun dahil yung kaklase ko na yun ay bopon. Ngayon ay isa ng marunong na tao. Di ba? O kaya meron kang kakilala na isang pusakan na kriminal. Isang araw nakita mo nandun sa church at nagmi-minister doon sa church. Yung imposible, naging posible. At sabi pa ni Bill Gates,
noong mga 1980s, sabi niya, naniniwala ako na darating ang panahon na ang bawat tao ay magkakaroon ng computer sa kanyang kamay. Ayan, cellphone. Meron na. Nangyari yan? Cellphone. Yung cellphone niyo. Computer niya. Hawak na ang bawat tao ngayon. Sino maniniwala mo? Noon wala. Pero yung impossible noon ay nangyari posible. At merong nagsasabi na walang makakakuha, walang makakadiskubre ng sakit ng lunas para sa cancer. Pero ngayon, sa panahon natin na ngayon, meron ng lunas sa mga ibang mga cancers. Diba? Amen. 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 At meron mga naniniwala na imposible na babalik si Jesus. Naniniwala ba kayo? Amen. Imposible babalik si Jesus. Posible. Meron mga naniniwala imposible babalik si Jesus. Naniniwala ba kayo doon? I know. Hindi. Alam natin na si Jesus will come again. Ay muling babalik. Amen. Amen. Okay. Kaya nga, that's impossible. Ngayon, pag-usapan natin ang the impossible. Pag-usapan natin ang mga impossibles. Doon sa chapter 18 ng Matthew, sa verse 21 at 22, lumapit si Pedro kay Jesus at ang sabi, then Peter came to him, to Jesus, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and forgive him till 7 times? Pagka ba ang aking kapatid ay nagkasala sa akin, ay patatawarin ko ba siya ng kahit na 7 beses? Hanggang 7 beses? Ang sabi ni Jesus, Jesus said unto him, I say not unto thee until 70 times 7. Until 70 times 7. Ibig sabihin, pagka nagkasala ako sa inyo, tatawarin niyo ako na 490 times. Kaya ba niyong gawin niyo? Kaya ba niyong gawin niyo? Hindi. That's impossible. Hindi. Kaya ba niyong gawin niyo? Siguro iniisip ni Pedro, ano ba naman ito si Amo? Tatanong, yung sinasabi 7 beses na patatawarin, hindi na 7 beses, kundi 70 times 7. Kaya siguro iniisip ni Pedro, iniisip niya, that's impossible! Ito ay imposible. Imposible para sa isang tao magpatawad ng 70 times 7. At hindi lamang yun, doon sa chapter 19, ay may lumapit sa kanya na Pharisee. And also, the Pharisee also came to him, tempting him and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning? Okay, ganito na lang. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanya, hindi ba niyo nadidinig na sinasabi nung una na ang isang lalaki ay iiwan niya ang kanyang ama at ang kanyang ina at siya ay makikisama doon sa kanyang magiging asawang babae at sila ay magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi sila ay magiging isa at sila ay pa
What God has put, what God has joined together, let no man put asunder. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya tinatanong siya, ibig sabihin ay hinuhuli ng mga Pariseo si Jesus na pwede bang i-divorce ko yung aking asawa for every reason? Dahil sabi ni Jesus, hindi. Anong sabi ni Jesus? What therefore God had joined together, let not man put asunder. Anong sabi ni Jesus sa kanya? No divorce. No divorce. Unless she's been unfaithful. Ibig sabihin, madidivorce mo lang ang iyong asawa kung siya ay naging unfaithful sa'yo. Pero kung hindi naman naging unfaithful sa'yo, hindi mo i-divorce ang iyong asawa. At pagka di-divorce mo ang iyong asawa, hindi ka na po pwede mag-asawa pa. At yung babaeng i-divorce, ay hindi na siya po pwede mag-asawa. Sapagkat pagka nag-asawa kayo muli, you are committing adultery. Kaya Jesus said people should stay married. Kaya pagka ikaw ay kinasal na sa iyong asawa, that's it. Pagtsagaan mo na yung asawa mo. Muti ka nang maupo ko yun. Pagtsagaan na niyo yung asawa niyo. Kahit ano pa ang ugali ng asawa niyo na yan, pagtsagaan ninyo sapagkat asawa mo na yan. Amen. Alam niyo, minsan, matin kami ng fellowship ni Mila. Matin kami ng fellowship. At meron doon couple na pinagbigay, hininga ng testimony. Ang sabi nung lalaki, hingi siya ng testimony regarding doon sa kanyang babae, sa kanyang asawa babae. Anong sabi nung lalaki? It is impossible to live with you. It is impossible to live with you. Yeah. It's hard. It's hard to live with you. Harap-harapan yun. Sakit nun. Marami nang nakadinig. At pastor pa siya. At anniversary pa nila. Oh. At kilala ninyo yun. Sino yun? Sip. Ibig sabihin, kung ano man yung ugali niya, kung ano pa man yan, kinakailangan pagtsagaan mo na yan. Unless na maging unfaithful siya, tsaka mo pa lang siya ihiwalayan. Pero hindi ka po pwede mag-asawa. Yes. Kaya nga, people should stay married. And that is impossible. That's possible. And that's impossible. Kaya nga, ganun. At meron nagsabi kay Jesus doon sa verse 10, ng chapter 19 ng ganito. And his disciples say unto him, if the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. Kung ganun ang sitwasyon ng lalaki doon sa kanya magiging asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sa palagay niyo, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Kaya nga, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Dahil ito ay, if you have to keep each other forever, forget it! Forget it! Because it is impossible. Because that's impossible. Okay.
Punta tayo doon sa... Punta tayo doon sa... Doon sa... Bagong dumating tayo sa ating text. Doon sa Matthew chapter 19, verse 16 to 17. Now, behold, one came and said to him, "Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life?" So he said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandment." Kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang kautusan. Ang tanong sa kanya, and he said unto him, "Which?" Alin dun ang susundin ko? Ang sabi ni Jesus, sinabi ni Jesus yung relationship niya doon sa kanyang kapwa-tao. Thou shall not murder, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, thou shall not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shall love thy neighbor as thyself. The young man saith unto him, "All these things have I kept from my youth up. What lack I yet?" Ginawa ko na yan. Ginawa ko na yan kahit na nung ako'y bata pa. Na hindi ako nag-aargabyado ng kapwa ko tao. Kaya naman gawin yan eh. Hindi ka mag-aargabyado ng kapwa. Hindi naman siya mamamalay tao. Hindi siya nangangalo niya. Hindi siya nagnanakaw. Hindi siya nagsisinungaling. Ginagalang niya kanyang mga magulang. At iniibig niya kanyang mga kapitbahay. Dahil ang pag-ibig niya sa kanyang sarili, ano pa ang kulang mo? Ngayon, sabi ni Jesus sa kanya, ay ganito. Jesus said to him, "If you want to be perfect, go." Ito ang pinaka, because Jesus hit him where it hurts. Jesus hit him where it hurts. And sabi ni Jesus, "Sell what you have. Ibenta mo kung ano man ang nasa sayo. And give to the poor. And you will have treasure in heaven. And come, follow me." Kung saan masakit, doon ka patatamaan ni Jesus. Kung may sugat ka sa balikat, yun ang hihipuin ni Jesus. Ibig sabihin, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Okay. Ang tanong, what is it that is holding you? What is it that is holding you? Ano ang pumipigil sa iyo para sundin mo si Jesus? Is it number one, money? Or the love of money? Kasi sabi, the love of money is the root of all evil. Sapagkat pagka ikaw yung meron kang pera, meron kang what? Possession. Pagka meron kang money, meron kang possession. Di ba? Tama ba yan? Dahil pagka may pera ka, makakabili ka ng bahay, makakabili ka ng kotse, makakabili ka ng mga signature items. Lahat ng mga gusto mong bagay, mabibili mo dahil meron kang pera. And also, if you have money, you have status quo. Ang tingin sa iyo ng tao ay mataas. Mataas ang tingin sa iyo ng tao dahil may pera. Ngayon, wala kang pera, wala kang possession, wala ka rin kaibigan. Dahil pagka ikaw may pera, you have friends. Amen. You have friends. At hindi lamang yung friends, meron ka, ito maganda, pagka uuwi ka ng Pilipinas,
Pagka-uwi ka ng Pilipinas, marami ka nito. Mayroon kang work at marami ka nito. Family. Lumalabas ang marami mong kamag-anak pagka ikaw ay umuwi ng Pilipinas. Kaya you are holding, what is holding you? Kung baka, kung na hindi ka sumusunod sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya si Jesus, He hit the guy where it hurts. Ang gusto ng tao na ito ay ang kanyang pera. Gusto niya yung pera niya. Ang sabi ni Jesus, alisin mo yung pera mo. At kani at anong gagawin niya sa pera niya? Ibibigay doon sa mga mahihirap. Alam niyo, ang ating Panginoon o ang ating Diyos, very concerned niya sa mga mahihirap. Tingnan niyo ito. Very concerned niya sa mga mahihirap. Sabi sa Exodus chapter 22 verse 26, sabi, if you at all take your neighbor's raiment to pledge, you shall deliver to him by that the sun goes down. Pagka may isinanla sa inyo na balabal ng taong mahirap, ibabalik mo yan pagdating ng hapon. Lumubog ang araw. Bakit? Ang sabi ko sa verse 27, because his cloak is the only covering he has for his body. What else will he sleep in? When he cries out to me, I will hear him. I will hear, for I am compassionate. Very, ibig sabihin, malapit ang Panginoon sa mga may hirap. Ibig sabihin, kung ikaw ang negosyo mo ay sanlaan, ay huwag kang tatanggap ng sanlaan ng balabal, kasi dapat mong isoli yun sa kanya pagdating ng hapon. Bad business. Literal. Impossible to have business. Kaya nga, sinasabi ni Jesus sa taong mayaman, ibenta mo ang lahat ng nasa iyo at ibigay mo sa mga may hirap. Ibigay mo lahat sa mga may hirap. Very concerned ng Panginoon sa mga may hirap. Alam niyo si Zaccheo, doon sa Luke chapter 19, ay nag-pledge din si Zaccheo, pero hindi 100% yung pledge ni Zaccheo, kundi kalahati lamang. Ang sabi niya, ibibigay ko ang kalahati na aking kayamanan doon sa mga naghahabol sa akin. Pero dito, ang sinasabi sa kanya ay 100%. 100%. Kaya umalis yung mga lalaki, iniisip niya, ano iniisip niya? That's impossible. Eh kung ikaw nandun sa kalagayan ng lalaki na yun, ano isipin mo? Ano isipin mo? That's impossible. Same. Imposible. Pero yun ang hinihingi ng ating Panginoon. Imposible. Bakit ganun? Sapagkat, ano sabi ng Panginoon sa ating teksto? Then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Mas madali para makalusot ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman
na pumasok sa kaharian ng langit. Ang mga disipulo ay very amazed sila. Dahil, ganun na lang ba yun? Yung mayaman pala, hindi na rin papasok ng maya sa kaharian ng langit. E paano pa yung mahirap? Yung mayaman, mayroong mababayaran yan, may mabibilian, may magagawa yan. E lalo pa yung mahirap walang magagawa. Eh hindi na makakapasok din sa kaharian ng langit. Kaya ang tanong nila, sino ang maliligtas? Nasabi ni Jesus, sa isipan niyo, sa kaisipan ng tao, yan ay imposible. Pero para sa Diyos, lahat ay possible. All things are possible. Kaya nga mga kapatid, don't worry, don't be afraid, and don't worry. Yan ang sabi sa atin. Don't worry about tomorrow. Ang sabi nga ni Christeline, yesterday's gone. Listen. And tomorrow will never be the same. One day at a time. And don't worry about what you are going to eat. And don't worry about where you are going to sleep. And don't worry about what others do to you. Just give it all to God and He will provide a way. Don't worry if people take advantage of you. Don't hold a grudge. Yan ang problema sa atin. Mahilig tayo ng grudge. Pagka nakasakay tayo sa tram, natabig lang tayo ng konti, ang iniisip natin, inaapi na tayo. Ang gusto natin, gumanti. Nasagi ka lang na konti sa tram, gusto mo, tagja ka na yun, nakasagi sa tram. I don't repay evil for evil. Kaya nga, how is that possible? It is impossible from the world's perspective. Imposible para sa atin yan. But with God. But for our God. Because our God is the God who makes all things possible. He walks on the water, which is impossible. Amen. Amen. He raised Lazarus from the dead. Apat na araw na nakaliting ang tao si Lazarus. But in spite of that, He raised him from the dead. That's impossible. And He feeds the 5,000. Ibig sabihin, pinakain niya 5,000 tao, meron lang ng 5 tinapay at 3 isda. 2. Napakain niya at nabusog ang 5,000 mga tao, mga kalalakihan. Hindi pa nakabilang doon yung mga bata at mga babae. And He made the blind to see. That is impossible. Kahit na sa panahon na ito ngayon, hindi po pwedeng makakita ang isang bulag. Kahit ng very advanced ang medicine, hindi kaya palitan yung mata ng tao. Pero, He made the blind to see. He died on the cross for your sin. And on the third day, He rose from the dead for our justification. That is impossible. Pero ginawa ng Panginoon yun. Bakit? Because our God is the God who makes all things possible. Amen. Possible. Kaya nga, do you know our God is the God of the possible? Amen. Amen. He is the God of hope. Romans chapter 15 verse 13. Now, may the God of hope fill you with all peace in believing as you trust in Him. With God, all things are possible. And that's not impossible.